Naman sa mga nag-aaral dyan ng Yamaha Mio Soul ay meron silang available dito mga boss, isang matte blue tsaka glossy violet, no? Sa mga nag-aahanap dyan ng Yamaha NMAX version 2 na ABS 155, meron silang available dito kaya nakakalaga siya ng 35,000. What's up mga boss? Welcome kayo sa panibago kong Repo Update. Kung ikaw ay nag-aarap ng segunda manang motorsiklo, ang channel na to ay para sa iyo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell, sa ganon ay ma-notify pa kita sa mga susunod ko pa ilalabas na Repo Update. Sa mga hindi pa nakakapanood na sa episode ko, ito yung thumbnail niya. Ilalagay ko lang sa description yung link ng video para kung gusto nyo panoorin, i-click nyo na lang. At kung magustuhan nyo man tong video na to, pindutin nyo lang yung like and share button dyan sa baba ng video. Malayang-malayang kayo mag-comment dyan sa comment section kung ano ba magiging opinion nyo sa mga motorsiklo na makikita nyo ngayon sa video ko. Alright mga boss, kung sakaling may magustuhan kayo dito at balak yung mag-apply for installment, ilalagay ko lang dyan sa screen yung requirements sila, screenshot nyo na lang. At para naman sa mga magtatanong dyan ng location, ang address nila dito is 1497 Tayuman Street, Santa Cruz, Manila. Alright mga boss, so yan, nandito ulit ako sa may Tayuman, Yamaha. Alright, so under motor trade pa rin to mga boss, no? So mag-update ako ngayon dito kung ano bang mga available dito at updated price sa mga repos nila dito. Alright, so hindi ko na patatagalin to mga boss, mag-start na ako. So dito meron silang Mio ay Mio 40 na matte gray, no? Yan, so ito mga boss, so may price so sa halagang 44,768. Okay, so as usual mga boss, pag ganitong repossess sa motor trade sa Yamaha, zero down payment to, tapos may rebate siya na 500. So, kung updated kayo magbayad mga boss, no? Sa ano na ito, sa monthly niya for 36 months, 2,139. Although na ito mga boss, nasa 17,000. Sa appearance naman na ito mga boss, kung mapapansin nyo, yan, meron lang konting ayusin, pero all goods pa naman siya. Dito lang pala sa may ano, no? Headlight niya basag na yung lens. So okay pa naman, wala pa naman siyang basag, may crack lang dito. So wala siyang front fender. So kung trip niyo mga boss, pwede naman, at kung ayaw niyo, pwede rin naman mga boss, no? Depende na rin sa inyo mga boss. So choice niyo pa rin 'yan kung gusto niyo bumili ng repossess or kung gusto niyo mag-brand new na lang kung talagang gusto niyo. Okay, ito naman ginagawa ko para sa mga naghahanap talaga ng mura at gusto lang nila magkaroon ng second hand, no? Muna tayo sa tabi niya, no? So ito naman nakakahalaga ng ano mga boss. Ayan, no? 44,768, tapos sa monthly niya 2,139. Okay, sa auto na ito mga boss, nasa 56,000. Sa appearance naman niya mga boss, fairings niya okay pa naman siya, no? May ayusin lang, hindi lang masyado nakalagay, pero grab bar nandun pa. Faded na yung kulay niya. Headlight niya, medyo may issue na siya mga boss, no? Shield. Pagdating dito sa smile niya mga boss, okay pa naman siya. Tapos sa front fender, may mga minor scratches lang dito sa gulong niya. Medyo makapal pa naman. Dito mga boss, nakakita ako ng Cyan, Mio 40. Yan, no? Kaya lang walang presyo na nakalagay. Pero sa appearance niya, okay pa naman yung fairings niya. May mga konting sticker lang. Okay, so check na lang natin appearance nito, no? Pero kung trip niyo to, pwede niyong bisitahin dito sa Yamaha Motor Trade sa Tayuman. So, located lang to, malapit sa LRT. Yan, LRT Tayuman, no? Tayuman Station. So check natin mga boss, so 15,000 yung odo nito. Tapos all stock pa siya, wala nga lang siyang mirror. Maganda pa yung condition ng seats niya, no? Wala pang butas. Ayan. So sa harapan, okay pa naman yung lens ng headlight niya, pati dito sa may ano niya, smiley niya, no? Front fender may sticker lang, gulong niya makapal pa. So mga boss, kung trip niyo, pwede naman. So dito naman, ang kulay naman niya is magenta. Ayan. Wala rin siyang presyo na nakalagay mga boss, no? So sa appearance na ito, pagdating sa fairing, so okay pa naman siya. Ayan. Aftermarket na yung cover na seats niya, pero may konting signature na pusa. Wala siyang grab bar sa likod. Tapos sa auto na ito is nasa 8,000 mga boss. Okay, nandito pa yung stock mirror niya. Ayan. So dito sa handle grip niya mga boss, pamalit na siya, no? You know? Okay, so madali lang naman yan. Sa lever niya, stock pa nandito pa. Headlight niya, maganda pa yung condition pati dito sa may smiley niya sa signal, no? Okay, front fender, napakakinis pa. May konti scratches nandito pero mababaw lang. Sa gulong niya, makapal pa mga boss. Alright, so sa mga naghahanap na magenta na Mio 40, secure lang dito mga boss. Dito mga boss, special edition ng Mio 40. Itong parang silver, no? Na matte. Sa presyo na ito mga boss, nasa 46,140. Tapos ang monthly na ito for 36 months, 2,204. Auto na ito, nasa 65,000. Medyo malayo-layo na, pero kung trip nyo naman mga boss, pwede nyo i-check dito. Headlight nya okay pa naman.
Ayan, dito lang sa may signal niya, sa may lens dito sa Smiley, basag na siya, no? Okay, front fender niya okay, pagulong niya maganda pa. Seats niya, pamalit na rin. Dito lang may missing part sa may bandang engine na inner fairings siya, no? Okay, the rest. Ayan, okay pa naman. Okay, so check niyo na lang dito, mga boss. Dito naman tayo sa MIUI 125 nila, mga boss. Ito, meron silang available dito, black, matte orange, saka cyan. So dito muna tayo sa glossy black, mga boss. Okay, so ito nagkakalaga siya ng 47,875. Okay, sa monthly na ito for 36 months, 2,287. Okay, sa auto na ito, nasa 27,000. Sa appearance naman niya, mga boss, pagdating sa fairings niya, okay pa naman siya. Stock pa yung seats niya, okay pa, wala pang butas. Pagdating dito sa shield niya, mga boss, okay, okay na okay pa yung lens ng signal headlight niya. Ang problema lang dito sa isang to, wala siyang front fender, no? Okay, sa gulong niya makapal pa. Yun lang, mga boss, front fender lang ang kulang dito. Ah, dito pa yung mirror niya, oh. Okay, so ito, sa mga naghahanap ng ganito, mga boss, check nyo dito. Tapos ito naman, same color din, same unit. Ito naman, mga boss, ito nagkakalaga ng medyo mataas ng konti, no? 65,195. Sa monthly na ito is 3,115. Okay, sa auto na ito, mga boss, nasa 55,000. Okay, so sa appearance naman niya, eto may issue siya sa appearance niya, mga boss, pagdating sa headlight, no? Signal niya okay pa. Front fender nandiyan pa rin, seats niya stock pa, kaya lang may konting butas sa dulo, tapos missing na yung grab bar niya sa likod. Okay, so sa fairings niya yan, may konting ayusin lang, tapos wala siyang mirror. Okay, so yan, depende na sa inyo, mga boss. So dito naman, isang matte orange, tapos glossy cyan. Kaya lang ang problema, wala pang tag price to, no? So check nyo na lang dito kung sakaling ganito yung hinahanap nyo. Ipapakita ko na lang sa inyo yung condition na ito. Ito man na tayo sa matte orange. So sa appearance na ito, mga boss, yan, sa appearance na itong matte orange, okay pa naman yung fairings niya. Dito lang sa front fender may issue, no? Okay, sa pagdating naman sa auto na ito, is nasa 23,000. Seats niya, stock pa, okay na okay pa, mga boss. Dito pa yung mirror niya. Dito naman sa cyan, mapapansin nyo, dito pa lang kita ng issue niya, no? Basag na yung panel niya. Tapos 16,000 yung auto. Naman sa seats niya, aftermarket na, pero para sa akin, pamalit na yan, no? Okay, so hindi na siya pwede sa maselan. Okay, fairing siya, okay pa naman. Wala na yung mirror dito sa isa, pero yung sa nandun pa. Headlight niya, yun, may issue na rin pala. Okay, so yan, magdidepende sa inyo, mga boss. So mas maganda, kapag bibili kayo ng repos, so kuha kayo installment, kayo na mismo yung bibisita rito at magsama kayo ng mekaniko para ma-check yung motorsiklo na mapipili nyo, alright? Sa akin, ulit ako dito ng Mio Sporty. Ito naman, mga boss, sayan yung kulay niya, no? Ang ganda ng kulay na ito. Sa price na ito is nasa 44,500. Okay, so sa monthly niya is 2,126. Sa auto na ito, mga boss, is nasa 17,000. Sa appearance niya, okay pa naman yung fairing siya, no? Aftermarket na itong cover ng seats niya, pero ayan, para sa akin, pamalit na siya, may konting butas na rin. Tapos dito sa headlight niya, okay pa. Sa signal, dito sa Smiley, okay pa yung lens niya pareho, mga boss, no? Front fender, maganda pa, yung gulong niya makapal pa. Okay, overall, okay pa naman to. Dito lang sa may handle grip niya, no? Papalitan na siya. Tapos mirror. Okay, so konti lang papalitan dito, okay na ito, mga boss. So, naman, MIUI 125 ulit. Meron ako nakatari dito sa 2, 3, 4, 5. So may 5 pa rito, isa lang yung may presyo, yung the rest na 4 wala pa, wala pang presyo. Pero mapakita ko na lang sa inyo, no? MIUI 125 matte blue, okay, nagkakalaga siya ng 35,000. Tapos zero down payment siya. Ito, ito na pinakamababa na nakita ko dito, mga boss, nasa 1,672 na lang yung monthly niya. Tapos sa auto nito 16,000. Yan, no? Tapos sa appearance ito, okay pa naman yung fairing sa banda rito. Dito may aayusin lang, pero okay pa naman, mga boss, no? Yan, headlight niya, dito lang sa headlight, no? May issue na siya, basag na. Tapos wala siyang front fender. Sa gulong niya medyo okay pa naman. Tapos yan, overall okay pa naman siya sa halagang 35, hindi na masama ito, mga boss, no? Tapos ito, may MIUI 125 dito. Ang kulay niya is glossy white. Okay, so wala siyang presyo, pero sa auto na ito is nasa 17,000. Tapos all stock pa siya, mga boss. Yan, so sa mga nagagantong MIUI 125. Ito naman MIUI 125 ulit na saya, no? So auto na ito is nasa 9,000 pa lang. Okay pa yung auto na itong isang to. Kaya lang, so wala pa siyang presyo, pero check na lang natin sa appearance niya. Wala siyang front fender, signal, headlight niya, okay pa yung lens. May mirror siya, aftermarket na yung cover ng seats niya, pero okay pa siya. Okay, so wala nga na siyang grab bar. Okay, so dito naman, dito naman ang kulay nito is magenta. Alright, so wala rin siyang presyo, mga boss. Pero pagdating sa appearance niya, pagdating sa headlight signal niya, may issue na siya, no? Yan, medyo may konting basag na siya. Sa front fender niya, missing na. Sa gulong niya, medyo manipis na, mga boss. Alright, so dito naman, sa auto niya is 28,000. Tapos aftermarket na yung cover ng seats niya,
pwede pa siya paliliguan lang, no. Tapos nandiyan pa yung grabber niya, no. Okay? So dito sa isa, eto naman mga boss, ayan uli. Pagdating dito sa harap, ang mapapansin nyo, yung issue niya sa headlight, no, sa signal, no, wala, ano, no, basag na rin mga boss, no. Okay, front fender niya nandiyan pa. Tapos seats na ito, yan ang mapapansin nyo sa seats niya mga boss, stock na stock pa, okay pa siya. Sa auto niya, nasa 15,000 mga boss. Para naman sa mga naghahanap dyan ng Mio gear, eto meron silang available dito. Alright, so dalawa, isang matte black, isang matte orange, matte orange, isang matte light gray, no. Alright, so yung isa may presyo pero ito wala. So ito lang, check natin yung appearance nito mga boss. So sa fairings nito mga boss, okay na okay pa siya para sa akin, no. Yan, wala siyang basag, okay, okay pa siya. Front fender niya, may seeker lang siya, pwede nyo tanggalin ko sakali. Headlight niya, boom buo pa. Tapos ang importante mga boss, sa auto nito, yan, no, nasa 9,000 pa lang. Tapos all stock pa siya, sa seats niya nandiyan pa, maganda pa. Yan, wala pang butas, no. Tapos ito naman sa tabi niya, Mio gear le, pero ito matte black. Alright, so ito may presyo na nakalagay mga boss. Okay, so sa presyo na ito is nasa 69,190. Alright, so sa monthly naman ito for 36 months, 3,306. Okay, so sa auto naman nito is nasa 37,000. Medyo malayo-layo na nga lang na ano nito mga boss, no. Naitatakbo na ito. Pagdating naman sa appearance niya, wala siyang mirror, pero sa fairing siya, ang ganda pa mga boss. So seats niya stock pa, wala pang butas. Pati dito sa handle grip niya, lever niya stock pa. Tapos headlight niya okay pa naman, front fender gulong niya makapal pa. Okay, so sa mga naghahanap dyan ng Mio gear, eto check nyo na lang dito mga boss. Para naman sa mga naghahanap dyan ng Yamaha Mio Soul, ay meron silang available dito mga boss, isang matte blue tsaka glossy violet, no. Ito naman, itong matte blue, dito muna tayo. So ito nakakalaga ng 60,600. Tapos sa monthly neto is 2,895. Sa auto neto mga boss, nasa 10,000. Pwede pa mga boss, 10,000 pa lang tinatakbo niya. Pagdating naman sa appearance neto, wala kayong po problema yung sa fairings niya. Okay na okay pa. Headlight signal niya, maganda pa. Seats niya aftermarket na, pero okay pa naman mga boss, wala pang butas. Tapos meron na siyang abang sa grab bar na pang top box, no. Wala lang siyang mirror. Tapos the rest, okay pa naman yung handle grip niya, pati yung sa lever niya, no. Okay, so para sa akin, all goods pa to mga boss, no. Tapos auto niya 10,000 pa lang. Tapos dito naman sa violet mga boss, ito may price, no, nakalagay lang siya dito. So check natin. Ito naman nagkakalaga ng 50,500. Tapos sa monthly niya for 36 months, 2,413. Sa appearance naman na ito mga boss, pagdating sa fairings na ito, okay pa naman siya. Yan, may mga konting gasgas lang sa iba-ibang part, katulad dito sa front fender. Tapos sa headlight signal niya, medyo may issue na rin pala siya, no, basag na yung ano. Pero yan, magdidepende sa inyo. Tapos sa auto na ito mga boss, nasa 50,000. Tapos it's siya pamalit na, kung papansin nyo. Yan, no, butas-butas na siya. Tapos wala siyang grabber. Kung papipiliin nyo, dito na ako sa blue. Okay, so magdidepende pa rin sa inyo yan mga boss, no. Pwede yan i-check dito. And last mga boss, sa mga naghahanap dyan ng Yamaha NMAX version 2 na ABS 155, meron silang available dito, kaya lang wala pa siyang price nakalagay dito. So kung naghahanap kayo ganito, pwede nyo na may check dito, no. Kayo na mismo personal pumunta para ma-check nyo na rin. Asa ngayon, ipapakita ko lang sa inyo yung condition nito, no, sa appearance siya, para magkaroon din kayo ng idea. So dito muna tayo sa isa, etong matte gray. Kaya kung mapapansin nyo, no, may mga issue na siya pagdating sa fairings. Wala siyang visor. Seats niya aftermarket na, pero okay pa naman yung seats niya, no. Tapos pagdating sa headlight nito mga boss, okay pa naman siya. Ito, pwede nyo naman check dito mga boss, no, kung sakaling naghahanap kayo ng ganyan. Tapos ito naman sa isa, etong kulay naman nito is matte green. Yan, matte green yung kulay niya, kaya lang aftermarket na yung seats niya mga boss. Okay, pero wala pa naman siyang butas. Okay, wala rin siyang visor dito mga boss, no. Okay, so pagdating naman sa fairings niya, wala kayong problema yan, kasi wala pa naman siyang basag. Dito sa headlight niya, napakaganda pa ng kondisyon ng lens niya, no, wala pang basag mga boss. So signal niya, ganda pa. Front fender, nandiyan pa sa gulong niya, makapal pa. Overall okay to, okay pa naman to mga boss. Pero yan, check niya lang din dito, no. So yan, sa mga naghahanap dyan ng Yamaha NMAX 155 na ABS version 2, ito meron silang available dito mga boss, dito sa Yamaha Motor Trade Tayuman. Okay, so yung mga boss, so that's it for today. Maraming salamat sa umabot sa punto na to, hanggang sa susunod na repo update.